Shoutout sa lahat ng mga Solid Marseille supporter natin. Sa mga bago, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, i-likes at i-share ang ating video. Pakihit ang notification bell button para magiging updated kayo sa ating mga bagong upload. Pakisupport na din ang channel ng aking kapatid, Ang Palatandaan. Kung gusto ninyong magiging kapamilya ng ating channel, pakihit na lang ang join button at mayroon kayong babayarang 49 pesos sa isang buwan. Sa bawat comment ninyo sa ating mga upload, mayroon kayong badge bago ang iyong pangalan. At shoutout nga pala sa ating mga kapamilya at member na isang taon nang sumusuporta at nagmamahal sa ating channel. Maraming maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Hindi nila inaasahan ang pag-atake na iyon ni Tatay Abito. Napaigik na naman ang isa ng pilipiti ni Tatay Abito ang liig nito at pagkatapos, sunod-sunod ng paghampas ang kanyang ginawa doon sa dalawa pa sa ulo ng mga ito. Kaya agad na bumagsak na naman ang tatlo at hindi na gumagalaw ang mga ito. Hindi rin nila kayang barilin si Tatay Abito dahil sa sobrang bilis nito. Hindi nila kayang sundan sa kanilang mga mata ang bawat galaw ng matandang albularyo. Kaya sumunod na bumagsak ang dalawa pa nang tamaan na naman ang mga ito ng mga palo. Tumakbo na ang tatlong natitira kasama itong si Brando papunta doon sa kinaroroonan nila ni Martin. Ngunit biglang humarang sa kanilang daraanan itong si Tatay Abito. Hindi hahayaan ng matanda na makalayo ang mga kriminal na ito sa kanya bago pa makakilos ang tatlo. Dalawang magkasunod na palo ang ginawa nitong si Tatay Abito. Nakailag itong si Brando. Ngunit tinamaan naman ng albularyo ang dalawa sa mga kasamahan nito at sinundan pa ito ni Tatay Abito ng ilang palo na tuluyang ikinabagsak ng dalawa at agad na nawalan ang mga ito ng malay. Dito na nakapagpaputok itong si Brando. Punteriya sana itong si Tatay Abito. Ngunit laking gulat na naman ito nang biglang nawala sa kanyang harapan ang matanda. Napaigit na lamang itong si Brando nang tamaan ng dalawang palo sa kanyang mga paa hanggang sa mapasigaw na ito sa sobrang sakit. Isang hataw sa ulo at tuluyan na itong tumahimik at bumagsak sa lupa. Dito na napagtanto nila ni Martin na hindi lamang nag-iisa ang albularyong nasa harap nila. Wika uli ni Tatay Dadoy. Ngayon Martin, katapusan na ninyo. Wala nang natitira pa sa mga tauhan mo doon sa mga kubo. Ngayon, isusunod ko na kayo. Magsasalita pa sana itong si Martin. Ngunit biglang nawala sa kanilang harapan itong si Tatay Dadoy. Pati ang mga aswang na nakapalibot kay Tatay Dadoy, nagpulasan agad ang mga ito at nagugulat din. Umaalulong at nagtatalunan patras papunta ang mga ito kay Martin. Dahil ang buong akala ng mga ito, itong si Martin ang unang punterya ng matandang albularyo. Ngunit ang unang inatake ni Tatay Dadoy ay ang mga aswang. Biglang bumagsak na lamang ang dalawa sa mga aswang at napaangil ang mga ito ng tamaan ng mga hampas gamit ang sinturon ni Tatay Dadoy. Ngayon, naisip ng grupo nila ni Martin na hindi ordinaryo ang dalawang matanda na umaatake sa kanila. Bumagsak na naman at napaigik ang dalawa pang aswang nang atakihin ito ni Tatay Dadoy. Gumagapang ang mga ito sa lupa at namimilipit dahil sa sobrang sakit. Inaasinta naman itong si Martin
ang kinaroroonan ni Tatay Dadoy gamit ang kanyang baril. Pero hindi niya kayang magpaputok dahil sa bilis ng kilos ng matanda. Hindi niya ito kayang masundan ng kanyang mga mata. Kahit nahirap ang mga natitirang aswang, pilit pa rin na lumalaban ang mga ito kay Tatay Dadoy. Kahit hindi nila kaya ang bilis ng albularyo, kumakalmot pa rin ang mga ito kung saan nila masisipat ang matanda. Ngunit hangin lamang ang tinamaan ng mga ito hanggang sa dumating na din itong si Tatay Abito. Nagulat na lamang ang asawa nitong si Martin nang siya na ang inaatake ni Tatay Abito. Pati itong si Martin, napatakbo na din ito pabalik sa kanyang bahay. Ngunit isang hampas ng sinturo ni Tatay Dadoy, tinamaan ito sa likod, kaya natumba ito sa lupa. Pagtingin niya, nakatayo na ang matanda sa kanyang paanan. Nabitiwa na rin niya ang kanyang dalang baril. Nakaramdam na ng sobrang takot itong si Martin. Hindi nga niya malaman kung ano ang sasabihin niya sa albularyo hanggang sa magmamakaawa na ito. Ang asawa naman itong si Martin at ang natitirang limang mga aswang nang makita ng mga ito ang nangyari sa kanya, nagunahan sa pagtalon at pagtakbo ang mga ito para tulungan sana itong si Martin. Ngunit nakaharang din agad itong si Tatay Abito at patuloy na pinag-atake ang mga ito hanggang sa mapatumba na naman nitong si Tatay Abito ang dalawang aswang. Habang itong si Tatay Dadoy, ang wika nito kay Martin, "Humihingi ka ng tawad sa akin at nagmamakaawa. Pero hindi ka naawa sa mga pinatay ninyo na mga tanod at ang pamilya ni Minda. Titiyakin kong hindi na kayo makagawa pa ng anumang perwisyo sa mga tao at sa iyong kapatid." Isang hampas sa magkabilang balikat, sumigaw sa sobrang sakit itong si Martin hanggang sa matahimik ito nang hampasin ni Tatay Dadoy sa ulo gamit ang hawak na sinturon. "Nararapat lamang iyan sa iyo. Mabubulok ka na sa kulungan," ang wika ni Tatay Dadoy. At pagkatapos, tuluyan na nilang tinapos ang mga aswang. Pinabagsak nila ang mga natitira, pati na ang asawa nitong si Martin. Ilang sandaling namayani ang katahimikan ng lugar. Nag-usal muna ng ilang orasyon ang dalawang magkaibigang albularyo para tiyakin na wala na talagang natitirang aswang sa buong paligid. Matapos ang kanilang ginagawa, utos ni Tatay Dadoy kay Tatay Abito na ipaalam nito ang mga nangyari dito sa lugar kay Manong Hernan at Kapitan Minggoy para dalhin ang lahat ng mga ito doon sa kapulisan. Mabilis nang umalis itong si Tatay Abito, tumatakbo ito doon sa mga kakahuyan para puntahan na ang bahay nila ni Manong Hernan. Habang itong si Tatay Dadoy, isa-isang binitbit ang mga walang malay na mga kalaban na nagkalat sa buong paligid. Inuuna niya ang mga tauhan ni Martin na pinamumunuan itong si Brando. Dinala niya ang mga ito doon sa harapang bahagi ng bahay at iginapos ang mga ito ni Tatay Dadoy. Habang ang mga aswang kasama na itong si Martin, iginapos din ito ng albularyo at itinali doon sa likod ng malaking puno ng mangga na nasa gilid lamang ng bahay nila ni Martin. May mga inilagay din na orasyon itong si Tatay Dadoy para hindi na makawala pa ang mga aswang na ito. Sa kabilang banda naman, itong si Tatay Abito
Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nito ang bahay nila ni Manong Hernan. Kailangan pang gagamitin ng albularyo ang kanyang mga kaalaman sa kakayahan ng kalikasan para mas mapadali ang kanyang pagtakbo. Matapos na maipaalam ito kay Manong Hernan, sakay ng jeep, pinuntahan nila ang kapitan, si Kapitan Mingoy, at pagkatapos ginising ang lahat ng mga tanod. Kailangan nilang puntahan ang lugar na kinaroroonan nila ni Martin para madala ang mga nahuli nilang mga kalaban at ang mga aswang. Makalipas lamang ang mahigit sa 10 minuto, kasama na nila ni Tatay Abito at Manong Hernan ang mahigit sa 10 mga tanod. Mabibilis ang kanilang mga hakbang papunta doon sa dulo ng Kakahuyan. Ilang sandali pa, pagdating ng mga ito, naabutan nila itong si Tatay Dadoy na binabantayan ang mga nakagapos na mga kalaban, kabilang na itong si Martin. Nagulat ang grupo ng kapitan sa kanilang nakita, at kahit na alam nila ang kakayahan ng dalawang albularyo, hindi pa rin makapaniwala ang mga ito na natalo ng dalawa ng ganun kadami na mga kalaban. Mabilis nilang binitbit ang mga ito at dinala sa bahay ng kapitan. Kinabukasan, ibinaba nila ang mga ito sa patag para ibigay doon sa mga pulis at magbigay sila ng salaysay. Wala nang magawa pa itong si Martin, kundi aminin ang mga nagawang kasalanan. Ang mga tauhan lamang ni Martin ang ibinigay nila doon sa mga pulis, dahil ang mga aswang, dinala nila ito sa isang tagong kuiba sa lupain ni Manong Hernan. Ang nasa isip kasi ni Tatay Dadoy at Tatay Abito, baka mapahamak pa ang mga pulis sa mga aswang na ito. Alam nilang may mga kakayahan ang mga ito sa orasyon. May mga ginawang ritual si Tatay Dadoy at Tatay Abito sa mga aswang para tuluyang lumayo na ang mga ito sa kanilang lugar, at kailanman hindi na makapamisti pa ang mga ito sa mga tao. Malaki ang pagpapasalamat nitong si Manong Hernan kay Tatay Dadoy at Tatay Abito, at natulungan ng mga ito ang kaso, at matatahimik na rin sila, lalong lalo na ang anak na si Lina. Wala nang pangamba sa kanilang buhay. Kinahapunan, umuwi na ang dalawang albularyo doon sa kanilang lugar. Pero bago umuwi ang mga ito, may pinabaon muna itong si Manong Hernan bilang pasasalamat sa kanyang dalawang kaibigan.